Itaas po natin ating makamay mimang, tayo po'y mag-isang nalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, dakilang Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangadalangin ng iyong hinirang propeta sa aling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda, sa oras nito mahalapin sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kalibanghinong kaligtasan. Saganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumaya sa aming kaligtasan. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po, minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeda. Ako din po yung napapabot ng pagbati sa buong pamilya nating mahal na pastor. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palaparan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 16. Basahin po natin, minamahal. Ikalawang Timoteo 3, 14 hanggang 16. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kapitulo 3, talata po ay 14 hanggang 16. Sabi dito, na dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Amen. Everybody say praise the Lord. So, saan po tayo manatili, minamahal? Sa kasulatan. Sa turo at aral na ating po natutunan sa Bible. Amen. So, marami pong mga tao na mayroon po silang mga pangako, magbagong buhay, panahon ng bagong taon. Ganun na naman, minamahal. Next year na naman, pangako uli, minamahal. So, ang iba naman, hindi daw sila kailangang magbago dahil sapat na daw yung relihiyon na kanila pong kinaruroonan. Dahil sabi daw ni Apostol Pablo na manatili. So, ang tinutukoy doon, ang kanilang interpretation, yung relihiyon na kanilang kinagisnan, minamahal. So, yan po yung panindigan ng iba. I don't have to change because the Bible tells me to continue in the things I have learned. Pero kung ating pong unawain, if we understand the Bible, we realize that Paul is telling Timothy to continue in what Timothy has learned. God is no respecter of persons, so it only makes sense that we also should continue in what the Apostle Paul taught Timothy. According to 2 Timothy chapter 3 verse 10. Basahin nga natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 10. Ito po, minamahal, ang nakasulat.
Dito po sa ikalawang Timoteo 3:10, sabi po dito, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtiniis. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So doon po tayo, minamahal, manatili yung aral. Amen. No? Kung nakita naman natin sa ating kinagis ng reliyon na nandiyan nga tayo, nanatili sa reliyon, wala namang pagbabago yung ating buhay. Hindi naman tayo sumusunod sa aral ng Biblia. So, hindi po yun ang tinutukoy na manatili sa reliyon. Sa aral ng Diyos tayo manatili. Amen. So may prueba. Ha? Yung ating paglilingkod, may ebidensya. Wala pong tinuturo ang Bible na pag ikaw ay manatili sa reliyon, kahit anong ginagawa mong kasamaan, ligtas ka, wala po minamahal. Ang mga apostol, ang sinasabi ng Biblia, ang kanilang sinasabi ay sa turo po tayo mananatili. Sa aral, sa salita ng mahal na Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, tayo po ay tinuruan kung maari bawat isa sa atin ay mayroon pong hawak na Bible. Pag mga ngaral lang ating mahal na pastor, minamahal, mayroon talaga siyang Bible reader. Ha? Para masundan ninyo kung ano yung kanyang itinuro, nasa Biblia ba? Amen. Hindi yung upo nilang ka ng upo dyan, wala kang hawak na Bible, yan po yung ginagawa ng reliyon. Amen na lang sila ng amen, hindi nila alam. Halos lahat yata ng version, binabasa. Edi dalhin mo lahat yun. Kung halimbawa ang version ng Bible ay umabot sa 10, isang mong Biblia bitbitin mo. Kasi magbasa sila ng King James, basa sila ng New American Standard Bible, magbasa sila ng American Standard Version, ulit tatlo na yon. New International Version, di apat na. Ano pa? Mayroon pang babasa yung Tagalog Version. Oh. Eh yung anim na Bible na bitbitin mo para masundan mo yung sinasabi ng mga ngaral, i-hassle na po yun. Anim bitbitin mo. No? So saan ba sa lahat ng version ang perfect translation, minamahal? So sabi ng ating beloved parish in the Lord, King James Version. Amen. Everybody say praise the Lord. Patunay po minamahal na King James Version dahil doon sa Revelation chapter 3 verse sundan nyo ako. Revelation chapter 13 verse 16. Ati pong basahin. Dito po sa Revelation chapter 13 verse 16. Sabi po dito, at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So sa English, minamahal, sa King James Version, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. In, ang ginamit po minamahal ay in their right hand or in their foreheads. Sa New International Version, hindi po ginamit ang in. Ang ginamit po ay on. On their right hand
or on their foreheads. Iba po ang meaning ng on at in. Pag sinabing on the table, nasa ibabaw ng mesa. Pag sinabing in the table, siguro mayroong ano, may drawer, no? Pag on the foreheads and on the right hand, ibig sabihin sa ibabaw ng balat. Amen. Ha, yung tatak na 666 sa ibabaw ng balat. Ay sinabi dito, in the right hand sa King James, ilalim ng balat. O sa ilalim ng noo, ilalim ng balat. So sabi nila, yung microchip ay hindi daw yun ang sinabi ng Bible. Kasi ang microchip ni-implant sa loob. Sa New International Version, ang binasihan nila doon is on. So dapat daw sa ibabaw, nakatatak lang yan, parang tattoo. Iyang microchip na sa loob. So hindi daw siya 666 kasi sa loob. Eh sa King James Version, in, sa loob. Amen. Everybody say praise the Lord. So yan po yung kahalagahan ng tamang version. No? So mayroong attempt na inihanda ang mga tao sa darating na tatakan, kasi ang alam po natin, ang tatakan is visible. Makikita talaga kasi on yung sinabi ng New International Version. On their foreheads and on their right hand. So, ibig sabihin, makita. Kasi on. Pero sa King James para in. So, hindi makita. Nasa loob. Amen. So, yan ang palusot ngayon. Na hindi daw 666 ang microchip na i-implant sa utak ng tao para makausap na daw yung computer. So, kung hindi mo talaga alam ang Bible, oh, hindi yan 666. I-implant doon sa Bible. Itatak. No, makikita sa noo. So, tama yung sinabi ng mga pastor. Mag-rely tayo sa King James Version. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung New International Version, may na mahal, maraming tinatanggal dyan. Kahit yung fasting sa Matthew 17:21, wala na yung fasting. Prayer na lang yung nilagay. Tinanggal yung fasting. No? Doon naman sa Romans 8:1, hanggang doon na lang sa there is no condemnation to those who are in Jesus Christ. Period. Tinanggal yung who walk in the spirit, not in the flesh. Oh, talagang malayo po ang kahulugan noon. O na kay Kristo ka nga, pero lumakad ka sa laman, hindi ka talaga maliligtas. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, kailangan yung ating Bible, kuminsan kasi, ay, itong gusto ko, madali lang maintindihan. Yung King James kasi, may thou, thine, di ba? Yung New International Version, your, parang madaling intindihan. No? Mayroon pa nga yung mga ibang mga translation na talagang ginamitan na ng mga words na parang words sa kanto. Wala na talaga, parang nagiging wala ng kabuluhan. Parang siguro pagdating na doon, yung instead na malupit, pitmalo na yung ilagay doon. Huh? Talagang ganun ang tao eh. Huh? Kung ano yung common at saka yung popular na mga words, yun na yung nung bago akong na-save dito sa Jesus Miracle Crusade sa Baguio,
Namigay po ng Bible yon, New Testament, King James Version. At saka ini-emphasize ng ating beloved parents in the Lord, kung maari, pagbibili kayo ng Bible, King James Version. No? Pag diglot naman ang bibilihin nyo, yung ibig sabihin ng diglot, yung mayroon siyang Tagalog, katabi English. Mayroon kasing diglot na Tagalog, tapos yung English niya, NIV, New International Version. So ang hihingiin nyo, diglot na ang English niya, King James Version na English. Amen. Kasi mahirap na magkulang yung ating nalalaman. Amen. Huh? Imagine yung sa Revelation 13, 17. Oh, in at saka on lang. Pero malaking, malaking kaibahan na yon. Yung on, itatak. Yung in, sa loob. O yung microchip, hindi naman pwedeng ilagay dyan sa idikit dito sa noo yan. I-implant talaga yan. Ha? So, sa termino ka, tatalunin. Sabi ko, hindi yan, 666. Sinabi, on, itatak. Hindi naman tatak yan. In-insert yan. Kumbaga, kung sa grammar pa, hindi siya tama. Pero sa original pala, ang 666 na marka ni Satanas ay sa loob pala ilagay. Amen. Na, hindi mo makita sa loob. Oh. So, yan na yung pinag-uusapan ngayon. Lalo na, nag-surge na naman yung virant daw ng COVID. So, para daw makasiguro, yan na yung technology nila. Microchip na. Hindi na yung mga card-card. Oh, hindi na yung mga QR code na naka-card o nandoon sa cellphone. Microchip na nandoon na lahat na information. Oh, malapit talaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. So sa Romans 8:1, sundan niyo ako, minamahal. Napaka-importante ito dahil pag hindi natin alam, para kang kumain ng ulam na kulang ng ingredients. Oh? Para kang kumain ng tinulang isda, lasang isda pero wala yung laman. Everybody say praise the Lord. Sabaw na lang yung mayroon ganun, di ba? No? Mga cubes lang ihulog. Oh, lasang manok na. Hinapin mo yung manok, wala. Pero lasang manok. Magic, sabi na. Yung cubes na manok, di ba? O cubes na baka, hulog mo lang doon. Oh, pag lasa mo sa tinula, oh, wow, tinulang manok. Nasaan bang manok dito? Cubes lang pala yun nilagay. No? So, mahirap na pag sa kaluluwa ang pag-usapan. Pwede lang siguro sa physical, no? Magkulang yung vitamins. Pero kung sa spiritual, mahirap na, minamahal. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, comma, who walk not after the flesh but after the Spirit. Verse 2, patunay na mayroon talaga yung flesh at saka spirit. For the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sa 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Amen. Oh, eh bakit tinanggal yung sa verse 1 yung
who walk not after the flesh but after the spirit. Napaka-importante yun. 1-4. Pansinin po ninyo ang 1. Basahin natin. Dito po sa Mataga Roma, Kapitulo 8, Talatay 1-4. Sabi dito, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ito, period na yon. Nawala yung huwok not after the flesh but after the spirit. O, tuloy sa 2. Sapagkat ang kautosan ng espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Tama, sa 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautosan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong laman sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Sa 4. Upang ang kahilingan ng kautosan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ayun. Everybody say praise the Lord. So, nasa 4. Walk not after flesh but after the Spirit. Pero sa versikulo 1, ba't tinanggal? Isa conclusion doon sa 4, nandoon kasama. Amen. Edi, mayroong purpose. Okay, kung i-quote mo naman yung there is therefore now no condemnation to whom which are in Christ Jesus, period. Wow. Ligtas na pala ako. Kahit sugarol, kahit babaero, born again naman ako eh. No? Katoliko naman ako. Baptist naman ako, o di ba? Mayroon akong relihiyon, naniwala ko kay Kristo, tinanggap ko siya, ligtas na ako. Ganun ba yun? Kasi yun ang sinabi. Period na kaagad eh. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Samantalang sa King James, kama pa lang yun. Walk not after the flesh but after the Spirit. Dahil sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Everybody say, praise the Lord. So, pagkulang talaga yung binabasa mo, makulang ka ng aral, makulang talaga yung pagsunod mo sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Amen. No? Para bang mga estudyante, kulang yung tinuro ng professor. Nag-graduate ka nga sa kurso. Pag-take ng board, out of 100 nag-board, 10 lang ang pumasa. 90 bagsak. Oh, 10% lang ang passing. Samantala sa ibang school, 100% passing. Kasi tinuro buo. Amen. Mahirap nga, pero kailangan malaman mo yon. Everybody say praise the Lord. Huh? Kailangan malaman mo. Kasi yung sinabi nga, ang binasa natin kanina, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, continue in the things I have learned. Oh, continue. Magpatuloy. Pero kung i-apply mo yon sa maling application, hindi na ako lilipat ng reliyon dahil sabi ng Biblia, magpatuloy. Oh. Eh, yung tinuro, mga traditions, hindi talaga Word of God. Puro mga pamahiin. Oh. Pagdating ng New Year, kailangan bilog yung nasa lamesa. So, kawawa naman yung mga prutas na hindi bilog, hindi mabili. Everybody say, praise the Lord. Ano ba yung mga bilog na prutas? Bakit bilog bang mangga? Karamihan yung mga citrus, hindi masyado bilog, pero at least bilog. Oh.
Pinagpala pati pa buko na damay kasi buko parang bilog na rin. Eh paano yung mga patula, talong? Yung mga mahahaba, ano ba? Oh. Eh wala. Kasi pamahiin eh. Kailangan daw pag New Year, yun ang nasa lamesa, puro mga bilog-bilog. Ha? Ah? Pati pa mga damit, may mga purkadats pa rin, mga bilog-bilog sa mga damit. Oh. Nangyayari ba yun? Oh. Kasi ang bilog doon, paikot-ikot, yan. Continuous yung blessing. Eh paano kung walang Kristo sa buhay mo, continuous yung malas. Kasi bilog-bilog. No. Walang katapusang salot sa buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. So, manatili tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa 4:13-16 ng unang Timoteo, remember that this entire book is a letter from the Apostle Paul to Timothy. So in this passage, Paul clearly tells Timothy to give attendance to doctrine. He also tells him that doctrine will save him and those who hear him. Atin pong basahin. 1 Timothy chapter 4 verses 13 to 16. Dito po sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 4, talatay 14 hanggang 16. Sabi dito, 13 hanggang 16. 13 hanggang 16. Ganito po ang nasulat. Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pag-aaral o pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng makamay ng kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung talagang ang isang mangaral ay nagtuturo ng salita ng Diyos, nililigtas din niya ang kanyang sarili. Di ba? Amen. So bawal po sa amin yung nasa pulpito ka tapos ang tinuturo mo, chismis. No? Bawal yun. Kasi pag hindi salita ng Diyos ang tinuturo mo, hindi mo nililigtas yung sarili mo. Hindi rin maliligtas ang mga nakikinig sa'yo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit sabihin nila, ang Bible ay outdated na, hindi na doon dapat paniwalaan dahil sinulat ito nung unang panahon. O nga, sinulat ito nung unang panahon, pero ang sumulat dito hindi po mga taong ordinaryo. Hindi din sila mga scholar na sinasabi ngayon, ah, naniwala ko sa kanya, scholar yan, matalino yan. Hindi. Sila po ay ginagabayan ng Holy Spirit. Ang scholar ba, ginagabayan ng Holy Spirit? Hindi. Ma-pride nga yan eh. Hindi nga sila naniniwala sa Diyos, karamihan dyan. Amen. Oh, yung mga yung sarili nila, tinataas nila, sila yung mga scholar. Wala naman silang alam. Pag may sakit ka, wala silang magagawa. Isamantala sa Biblia, pag may sakit ka, ipatong mo yung kamay sa may sakit o ipatong mo sarili mo sa iyong katawan, yung kamay mo, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Eh, nasa Bible yun. Oh, sa 2 Peter, unahin po natin. 2 Peter, chapter 1 verse 21. Ating pong pakinggan. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatay 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita
buhat sa Dios na nangagudyukan ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Oh? So, yung mga nangyayari ngayon, minamahal, yung po yung hinuhulaan noong unang panahon. Amen. Ah? So, marami pong naisusulat sa Bible na hindi pa nangyayari at yung po ay nangyayari sa ating kapanahonan. Kahit yung hindi, kumbaga hindi na sila niniwala sa Bible, nakasulat na rin yan. Nasabihin nila, outdated na yan, hindi na yan dapat paniwalaan. Oh? Anong paniwalaan nila? Filosofiya? Ideolohiya? Ni Karl Marx? Ni Mao Zedong? O kung sino mga philosophers? Nakahula na rin sa Bible yan. Nakasulat na rin na darating ang panahon dahil ang mga tao ay mga pasaway na matitigas na ang ulo, hindi na sila maniwala sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 3, the Apostle Paul prophesies of a time when men will not endure sound or complete or whole doctrine. Instead, they will hire a preacher who will tickle their ears or preach what they want to hear. O, yan po ang nangyayari sa ibang mga relihiyon. Pag hindi magustuhan yung mga ngaral, dahil masakit ang salita ng Diyos, magpipetisyon na sila. Magreklamo yan. Ayaw namin yung aming pong mga ngaral dito, hindi namin ka-vibes. Hindi namin ka-vibes. Sobra ka-stricto. Hindi. Talsik. Lalo na kung ang magreklamo ay talagang mga prominent people, yung mga kilala. Diba? So, sabi dito, so we would be careful not to follow a preacher just because he sounds good or tell us what we want to hear. Instead, we should look for one who teaches sound apostolic doctrine. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin, huling mga talata. 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 3. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatay 2 at 3, sabi dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod sa pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili na magrong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, maghanap sila ng mga guro na ayon sa kanilang sariling pita. Halimbawa, mayroong natatamaan, mga, sabihin natin, mga babaero. Oh. Maghanap sila ng preacher na babaero din para pareho. Oh. O hindi sila nagtatapat sa pagbibigay. Maghanap din sila ng preacher na hindi nagtatapat sa pagbibigay para maunawaan sila. Kasi pag ang preacher ay nagtatapat, talaga matatamaan sila. Kasi magtuturo talaga ng katapatan yon. Amen. Everybody say praise the Lord. Eh kung halimbawa, ang kahinaan nila ay mga chismoso, chismosa, di maghanap din sila ng preacher na chismoso at saka chismosa. Wala namang preacher chismosa, no? Kasi lalaki naman ang preacher, hindi babae. No. Oh, maghanap sila ng preacher na chismoso din, mahilig sa chismes. Kasi pag ang preacher ay nangangaral, salita ng Diyos ang pinapangaral, sa salita pala ng malapit noon, masakit na talaga yan. Talagang tahatagos, o dadagdagan lang natin, Hebrews 4:12, ganun ka-powerful ang Word of God.
Word of God, hindi salita natin. Salita ng mahal na Panginoon. 4:12 ng Hebreo. Ating po mga singers and instrumentalists. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 4, talatay 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng makasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sabi po dito, minamahal, sa 4:12 ng Hebrew. Sabi dito, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." O, ganoon ang salita ng mahal na Panginoon. So kung maari, minamahal, ang bawat isa sa atin ay mayroon po tayong Biblia. Amen. Naalala ko tuloy yung narinig ko na preaching, minamahal, nung hindi pa ako saved dito. Ang Bible ay mas higit pa sa ari-arian, lupa, bahay, no? Kasi yan yung gabay mo eh, para makakapasok ka sa kaharian ng langit. What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Imposible naman na mayroon kang sasakyan o mayroon kang magandang bahay at saka wala kang Bible. Magkano bang Bible? Hindi naman pinapalitan ang Bible ng mayroong bago ngayon, may bagong ano. Hindi katulad sa cellphone na after 1 year, mayroon namang 14. Sa sunod naman, may 15. Di ba? iPhone 13, after 14, ay 15. Yung iba namang cellphone, ganun din. Yearly, may pagbabago. Sa Bible, for as long as kumplito pa yung pages niya, maliban na lang kung hindi kumplito, eh, palitan mo na. Kung hindi na complete, natanggal na yung ibang mga chapter, di mas matindi yun. Wala ka nang mabasa na ibang mga chapter. So, kailangan basahin natin. O mayroong mga apps din, no? Mga apps, pero kung minsan, hindi natin alam kung yung apps na yun, yun ba talaga yung nakalagay doon. Importante talaga yung may hawak ang Biblia. Mabigat ba ang Bible, minamahal, kumpara sa cellphone? Oh, kasing bigat siguro ng iPad to. Amen. O di, mayroon naman kasing laki siguro ng cellphone. O mga maliliit. Ang importante lang, minamahal, na mayroon kang time na wala kang ginagawa o kaupo ka. O mayroon kang dalang Bible na magaan lang, manipis, maliit. O basahin mo. Habang binabasa mo yan, nakipag-usap ka sa mahal na Panginoon. Amen? O parang nagbukas ka rin ng cellphone, habang binuksan mo yan, mapapansin ka ng mga friends mo, ay, active siya. Diba? Kasi may tatak doon na green yata. Ibig sabihin, naka-open, naka-online. O tama yung sinabi niya, naka-online. Online ba siya? Pagtingin, oh, naka-online. Oh. I-chat mo. Diba? O. Chat ka naman ngayon, answer ka kaagad dahil naka-online ka eh. Ano kaya kung ganun din ang malapin, no? Titingnan ka. Oh. Nagbasa ba yung anak ko ng Bible para bigyan ko rin siya ng message? Huh? Bigyan ko siya ng blessing? Pagtingin, ay wala. Ali, hindi ko siya bigyan. Yung nagbasa lang ang bigyan ko. Kasi naka-connect sa akin, di ba? Amen. O habang nagbasa ka, nag-open ka ng Bible, naka-connect ka sa kanya. O, may blessing. Pero kung tingin, ay iba pala yung connect niya. Naka-connect siya sa yung mga friends niya. O, bahala na yung friends mo. Bahala na yung friends mo na magpagaling sa sakit mo. Pero kung nagbasa ka ng Bible, sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
lalago ang pananampalataya mo. Oh, be strong in the Lord. Paano ka maging strong? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi ang kalaban ng faith is fear. Pag hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, papasok na ang takot. Pag papasok ang fear, ayon, unti-unting mawawala ang faith mo, ang pananampalataya mo. Awitan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Reminder sa lahat ng mga mananampalataya. Manatili tayo sa turo't aral na tinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Wala pong pagbabago, minamahal. Kung tayo tinuruan sa kabanalan, nananatili, iyan pa rin ang ating sinusunod. Fasting and prayer, pagtatapat sa pagbibigay, pagtatapat sa lahat na bagay. Huwag mag-absent, lumakad sa kabanalan, sa puso, sa salita, sa isip, sa gawa, minamahal. Paggagawin natin yan, kung paano pinagpala ang mga anak ng Diyos nung kapanahunan ng mga apostoles, nung kapanahunan ng mga 1980s, 1990s, ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Nandiyan ang ating mahal na Panginoon. He's the same yesterday, today, and forever. Magbago ka man ng kanyang, ng relasyon mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya, kainitan mo sa paglilingkod, ang mahal na Panginoon hindi nagbabago. Hindi natin pwedeng sabihin, wala nang himala. Nandiyan siya, nakatingin. Hindi ka lang nakakonek. Iba ang connection mo. Sa tao ka nakakonek, hindi sa Diyos. Sabi ng Bible, return unto me and I will return unto you. Itaas ang ating makamay. Awitan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh,
para po sa ating mga baguhan, minimahal, mga viewers. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi po pagkakataon o disgrasya yung pagbukas mo at napanood mong gawain ito. Ito po'y plano ng mahal na Panginoon. Ito po'y malaking grasya para sa iyo buhat sa langit. May apat po na reglamento kaligtasan. Una, pananampalataya. Roma 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi. Acts 3:19. Pag ikaw po ay tumalikod at magbalik loob sa malapit noon, darating sa iyo ang saganang buhay sa Panginoon. At pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, Mateo 3:11. So, yung tatlo gagawin po natin, pang-apat, Diyos na ang gagawa pag ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Kanya at lumakad sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Sumusunod lang ito, lahat ng mga baguhan. Hallelujah, Malapinusus. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Salamat, Malapinoon. Hallelujah, sa pagkakataong ito na binigyan mo ako ng hallelujah, pag-asa, Malapinoon, na makapaglingkod sa iyo. Patawan mo ko sa aking makasalanan. Tinatanggap kita na aking personal na kapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa kaligtasan, iligtas mo ako sa buhay, mamahal sa buhay. Kung maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Dagilang ma-Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal ang Pinoy. Sa lahat at tumanggap sa iyo bilang Panginoon at kapagligtas sa kalimang buhay. Patawarin mo sila ma. Sa lahat ng kalimang kasalanan, isulat mo kalimang pangalan sa aklat ng buhay. Sa kaligtasan, iligtas mo sila sa buhay, mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. At hanapin po ninyo ang Jesus Miracle Crusade na pinakamalapit sa inyong mga lugar. Tayo po yung manalangin sa ating mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman na kilang maliyos na makapanglihan sa lahat aming pinakamamahalapin, Jesus. Minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nakakamali. Ano mga minaisip na gawin? Banggit namin mga labi na hindi kaaya-aya. Sa iyong banalapan, patawarin mo, anak malapin sa oras to. Abutin mo, malapin yung pangailangan. Hallelujah! Ng bawat isa. Halo yung aming pong beloved brother, Edro malapin nun. Kompletong kagalingan. Hallelujah! Ibalik mo ang kanyang kalakasan, malapin sa support the line, malapastor. Halo, kasi nasa ng mga walang kaaway, demonyo ng karamdaman, high blood, diabetes, demons of heart disease, cancer, demons of incubus, sickness and diseases, vices, problems, and pinipan, doubts, babad ka sa sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kasap, 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 in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating makamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At tumako na po tayo sa ating pong announcement.